Hi guys, magandang araw ulit sa inyong lahat. Ayun, welcome back dito sa ating channel na House Doctor Tutorial. Yun kung kahapon, dito sa Amadeo Artisano, andito pa rin tayo ngayon. Hindi, kung kahapon, nagkabit tayo ng itong water heater. Tapos, ayun, hindi natin nagkabit yung, gagawin natin ito, hindi natin nagkabit. Itong shower niya, ngayon, kakabit natin ito, yung mixer faucet, yung shower, ayan. Actually, yung abag niya, tapos na rin. Excuse guys. Doon sa mga gustong matuto kung paano yung abang ito, yung taas. Kasi dapat ang taas niyan mula sa flooring. Ito yung finished flooring. Yung abang natin, 90 to 95 cm para yung faucet tsaka yung shower head saktong-sakto lang sa gagamit or sa tao. Tapos, yan, yung abang niya na ito. Ito yung hot water. Dito magagaling. Yan, galing dito yung hot water, galing dun kay kay water heater. Tapos ito, cold water na. Yan, galing yan sa service provider natin. Pag mag-aabang kayo ng ganito, dapat laging hot water nasa left side. Then, nasa right side yung cold water. Pag facing kayo, sa wall. Ha? Pero kung dito, ayan, nandito sa left side yung cold water, tapos nasa right side ko yung hot water. Basta pag-facing kayo, parinirin ito, para pag-facing kayo lagi sa wall. Left side yung hot water, cold water is right side. Ayan. Kasi, doon sa mga knob, ng lahat ng faucet, laging pag pinihit nyo ang faucet, o yung knob ng faucet, nasa left side lagi ang yung hot water. Ayan. Kaya lagi pag mag-aabang kayo, ganun. Kahit anong faucet yan, sa lavatory, sa shower, yun. Sa sink, laging nasa left side yung hot water at yung cold water nasa right side. Yun. Ito sa inyo kung paano ito ikabit. Actually, yun. May mga video tayo kung paano ko ito iniabang. Kung paano iabang ito, gato sa mix of faucet. Kung ano yung sukat, distansya ng bawat ito. Ito, between ito. Sukat niyan, lahat. Ayun, may mga video tayo guys kung paano mag-abang ito para halimbawa, hindi pa finish. Kasi dapat hindi pa finish yung wall. Iaabang nyo na yung mga pipe nito. Tapos para pag-finish na, basta nyo talaga kakabit yung gantong Yan. Itong shower. Yan. Ang gagamitin natin, kakailangan natin pag-install ito, yun. Pipe wrench or Liabitobo, pump wrench, Phillips screwdriver, saka gamit din tayo ng hand drill or barena. Yun. Tapos, syempre, pakita ko muna sa inyo yung mga parts nito pag bukas ito guys. Para familiar kayo pagkakabit din itong ganitong shower. So ayan, buksan na natin. Yun. Brand niya is bird. Tapos, ito yung laman niya. Yun. Manual instruction. Tapos, tanggal natin yan. Shower head. Or para sa rain shower. Ayan. Ito yan. Ayan. Shower head niya. Tignan natin para hindi magkigas-gas. Tapos, flexible hose. Flexible hose na ito para doon sa sa telephone shower niya. Ayan. Papakita ko sa inyo paano assemble itong gantong shower. Ito yung kanyang telephone shower. Ayan. Ganyan natin dito. Yan, telephone shower niya guys. Yun na. Yan. Tapos, yun yung kanyang tower or yung kanyang post nung shower head. Yan. Galing natin doon sa kanyang bag. Yan. Dito sa post na to or dito sa yung kanyang handle, meron ding yung brace or sabitan ng ating telephone shower. Ito na-extend dito or napapahaba. Ayun. Hindi ay pa lumabas. Ayun. Napapahaba 'yan ito. Dito lang 'yan. Tapos hihilahin natin 'to. Pataas na 'pag-extend diyan. Ito naman dito natin sasabit yung telephone shower. Ito numumove din 'yan. Or kung saan nyo paparin, or naitataas baba, pe-press nyo lang ito. Yun, pwede nyo siya ibaba, tapos pwede nyo siya taas. Then, next natin is, ano ba ito?
ito is yung kanyang flange or sorry, bracket pala to. Yung bracket ng poste. Yun, nung ating ano, nito. Dito yung nakakabit sa likod nito. Dito. Yan. Para ma-mount natin siya or may kabit natin siya sa wall or sa dingding. Yan. Ito yung i-drill natin sa dingding. Yan. Kumbaga, yun yung pinaka-magsisilbing brace niya. Yun, tapos mga Allen wrench. Si Allen wrench yung pampihit nito. Yan. Yung tornilyo niya. Yan. Tapos, Torx. Tsaka, number 6 na Torx. Tatlo. Tapos, stainless screw. Tatlo din. Tapos, gasket. Yan. Yan. Ito yung flange. Ito, flange to. Cover nito. Para kasi pag-screw natin dito, hindi kita yung screw niya or nakatago. Malinis tignan. Then, sunod natin. Ito is, ito na yung flange. O yung flange ng faucet. Tsaka, yun, niple. Yun, niple. Yung niple, 1/2 by 3/4. Itong 1/2, ito yung nakakabit na dito sa ating ano, supply. Kakabit dyan. Tapos itong 3/4. Dito natin ikakabit yung ano, yung mixer, yung faucet. Ayan, tapos before natin kabit yung faucet, nalagyan natin ng flange para may cover siya. Ayan, may cover doon sa wall. Ayan, tapos ito, meron din kasamang gasket o ring gasket with filter. Ayan, para hindi pumasok yung dumi sa ating faucet. Ayan, dalawa din yan. Ayan, balik natin. Then, last but not the least, uy, nakabalik pa yaman. Yung ating mismong mixer o yung ating faucet. Ayan. Yun o. Ito, yung kanyang bulb or yung on and off niya. Ayan o, makikita nyo. Nasa left side yung hot water, nasa right side yung cold water. Pag binay siya ganyan, tapos pwedeng cold water, pwedeng hot water, tapos pwede nyo rin pagruin sa gitna siya or sa center yan, para ma-mix nyo or matimpla nyo yung hot water tsaka yung cold water. Then knob, ito knob nya yan, medyo maliwanag yun. Yung knob na yan, yan, para if ever telephone shower, yun. Or kung halimbawa, shower head or faucet. Yan. Ito yung faucet niya. Yan. Yung faucet niya na ito, na imumove yan if ever left side or right side na ipapaling. Yan. Na imumove yan para na igagalaw or na ililipat ng pwesto. Yan. Kabit natin ito ating ano. Shower. And, una nating gagawin dito. Tatanggalin ko na ito, itong coupling, para sagad dun yung ating ano, faucet. Kakabit muna natin itong ano, yung kanyang dalawang niple. Ayan, dito. Ayan, para isang kakabit natin dito. Ito, itong side na ito yung lalagyan natin teflon. Pero ito, hindi natin lalagyan kasi yung faucet niya may gasket yan. Ito yung gasket niya, yan. Nakaganyan yan. Tapos, tsaka natin kakabit yung faucet. Yan. Ito lang lagi natin teflon. Yan. Yan. Pares yun, yung 1/2 lang, kasi 3/4 ito. Yung dalawang 1/2 lang ilalagyan natin. Yan. So, ito. Tapos, kalasin ko muna ito. Ito kasi nalagay ko lang, gawa nang kasi may tubig na nga siya. Magsisilbing plug niya or tapon para walang continuation tubig. Wait lang. Pero patayin niyo yung gate valve. Unang-una pag gagawa kayo dito, patayin niyo yung gate valve lalo na pag may supply ng tubig kasi para hindi continuation flow ng tubig. Yan, tagalin natin yun. Kasi may tira pa yun sa pipe eh. Kahit pa paano may tumulo pa dyan. Yun o, may tumulo pang konti. Yun din, pag sa electrical, di ba pag gagawa kayo, i-off nyo yung circuit breaker for safety. Ito naman, i-off nyo yung gate valve para hindi continuous yung flow ng tubig.
Yan, tapos ito lang, kakadik natin. Yan. Ito kasi, yung, ano saan dito, yung, magiging ano, kumbaga, hindi lalapat masyado yung plants. Yan. Kasi, ano, hindi siya flat compared sa mga wall. Talaga flat ito kasi corrugated na GI na roof. Ayun, bubong. Yung corrugated na bubong. Kaya, medyo lang tayo. Yung pagpapalapat ng plants, medyo dun tayo mahirapan. Or, medyo may konting angat. Kaya, yun yung gagawa natin ng paraan. Ayun, pagkatapos natin ilagay itong dalawang to, yung plants naman ilalagay natin. Kasi ito, doon sa 3/4, sukat lang yan. Compared sa iba, diba, sa mga angle valve. Bago natin kabit yung angle valve, ilalagay natin yung plants. Ito, ilalagay mo natin itong nipple niya. Tapos, tsaka natin ilalagay itong plants. Yan. Kasi yung plants niya, naka-roscas din. Medyo maganit. Kaya nga ba tayo basahan? Medyo maganit pilitin. Yeah. Patay na, ano? So, preference, medyo maganit siya eh. Pero lagyan natin ng ano, pasahan. Kasi, para hindi magasigasin yung ano, stainless. Kasi yung plancha, may magkisilbing cover na eh. Pero, pag nagkagasigas, medyo pangit na. Ayan. Ayan. Basta lumapat lang siya dito sa wall natin. Ayan, ito na yung dalawang plancha. Ayan. Pagkatapos niyan, pwede natin lagay yung faucet. Yung faucet niya, pwede natin siya dikit. Pero, pagkakabit niya na ito, ito yung kanyang dalawang gasket. Ayan. Yung gasket niya, yun yung merong strainer. Pagkakabit niya muna dito yan. Ayan. Paligyan niya yung pagkakabit niya. Ayan. Facing dito yung ano, yung matambok, facing papunta sa faucet. Ayan. Ayan. Tapos tsaka niya siya lalagay. Ayan. Nagulog pa rin yung faucet na. Ayan yung gasket. Ayan. Excuse guys. Ayan no. Ayan tapos, sigpito na rin natin siya gamit yung pump wrench natin dito. Ayan. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Siyempre, corrugated yung ating wall. Angat dito. Kaya gagawin na rin natin ng paraan niya. Ayan yun. Kasi hindi masya flat yung wall natin. Tendency niya talaga, may angat. Kasi dapat matakpan natin niya kasi yung shower area to, yung tubig, pag umagos niya, diretso dito, tapos pwede pumasok sa wall. Pwede yun yung pagmulan ng leak doon sa ground floor. Kasi nasa second floor tayo eh. Yan. Yung pinipit natin, ating pump wrench. Ayan, edi nakabit na natin itong faucet. Ngayon, bubuhayin ko muna yung bulb. Nandito yung bulb niya. Yung gate bulb nasa labas. Ayan. Ayan, bakit ko binubuksan yung bulb? Kasi, para ma-check natin, bago natin na-finish yung faucet, kung may leak yung pagkakabit natin ng faucet. Ayan. Kasi, halimbawa, nag-install natin yung shower niya. Ay, yung kanyang faucet dito. Tapos, naka-drill na siya. Then may leak. Yun. Magkakalas pa tayo. Yan o. Ito nyo. Wala siyang leak. Buhayin din natin sa hot water. Yan. Open lang natin to. Yan. Para may papasok na sa kanya na hot water. Yan. Tapos, set natin to. Para check natin kung may tubig talaga. Baka naman kaya wala nagli-leak eh. Wala naman palang tubig na nadali sa kanya kaya walang leak. Ayan. Check natin baka naka ano. Sa faucet muna. Ayan. Faucet natin palalabasin. Ayan. Open natin yun. Oh, medyo malakas. Sa cold water, medyo inaalang natin kasi para hindi matilabsik. Tapos sa hot water, yun, inaulit natin. Ito yung hot water. Ayan. Mamaya natin totally testing yung talaga. Kasi may mga ganit pa tayo dito eh. Check lang natin kung may tubig. Tapos kung may leak sa kanya. Yan. Yan, pwede natin kabit yung ano, yung telephone shower niya, tsaka yung shower head. Yan, ito munang
post nung ano, yung pinaka-poste nung ating ano, showerhead. Yan. Dito, sa ibabaw lang yan. Dito, sa ibabaw nito. Tapos, ito, ayan, may gasket din yan dito, guys. Huwag nyo kakalimutan na lagyan ng o-ring or gasket dito. Kasi, kahit anong higpit niya, tas o kaya may Teflon, hindi effective yung Teflon sa ganito mga type na, ano, na thread. Kasi, naka, ano siya, yun, no? Kumbaga, naka, attach lang siya dito sa bracket, dito sa kanyang poste. Compared sa mga thread na pagka hinigpitan nyo, out niya yung Teflon, fix na siya ito kasi nakalapat lang. Kaya kailangan nung ano, nitong gasket. Actually, hindi nyo naman kailangan siya lagyan ng ano, Teflon ito, guys, eh. Hindi na yung mag-ilig. So, lagyan natin ito dito. Isusukat pa kasi natin yung ano, yung pag-didrillan natin. Kaya, huwag mo natin hihigpitan. Ayan. Tapos, ayan. Dito, sa taas. Ito sa inyo. Sa taas. Ito yun. Ayan. Babalikarin lang natin kasi ito. Ayan. Ito, yung pinakita ko sa inyong flange or bracket niya. Dito natin i-drill yan. Nandito yan eh. Yung sa baba. Ito. Yan. Yan ito guys. Ito. I-drill natin yan dito. Ganito. Ayan pa ito. Pasok ng ganyan. Ito. I-drill ito doon. Yan. I-drill yan. Tapos may flange, may cover yan. Yan yung maghahawak dito. Kay post. Para hindi siya nauga na ganyan. Yan. Yan. Drill ko muna to guys. Ayan. Block screw na lang yung ginamit ko. Kasi yung wall natin is ano. Meron nga. Hindi tayo pwede maglagay ng tox. Yun. Block screw na pang metal. Or pang bakal. Ayan. Para nakakapit siya. Yung tatlo. Tapos kinultasan ko itong konti. Para lumapat lang siya. Or hindi talaga nakaangat dito. Tapos. Pwede natin ilagay mo natin yung plants niya. Para may cover na siya. Ayan. Pagkatapos natin ilagay yung flange, pwede natin ilagay ito. Yan. Ang panghihigpit natin dyan, paglalagay nito dyan, yung Allen wrench ito. Yan. Ihigpitan natin yan. Gamit yung Allen wrench. Yun nga, sa paglalagay natin ito dito, huwag nyo kakalimutan yung kanyang gasket. Yan. Tapos ito. Yan. Hantay tayo na muna, mamaya natin ihigpitan. Para natin ito dito. May lapat. Tapos dito sa taas. Ayan. Ayan. Sabang nalagyan natin itong flange. Ayan. Tapos, pasok na natin ito dito. Ayan. Check nyo dito kung tama siya sa hulog or sa level siya. Ayan. Pwede natin i-move yan. Move yan pa ganyan. Forward or backward. Para yung pantay niya dito. Ayan. Yung layo. Kumbaga layo sa wall. Kasi para mas magandang tingnan dito. Tapos, dito, ayan. Ayan. Tapos, after nun, yung Allen wrench. Ayan. Leglag to. Ayan. Ito. Pwede natin siya higpitan dito. Para hindi siya nagalaw. Ayan. Diyan lang higpitan yan. Yan yung mag-hold sa kanya. Para, ayan. Huwag siyang gumalaw. Ayan. Tinan yan, ah. Ayan, tapos pwede natin itong itaas para kung anong height nung ating gagamitin ito sa ano. Tapos pagka nitaas natin yan, hindi natin siya higpitan or luluwagan, mababa natin ito. Ayan, tapos higpitan natin. Ngayon, hindi na siya gagalaw. Kung tataas naman natin, luwagan muna natin ito. Ayan, tapos tiyan natin ito. Ayan, ano. Pero mamaya ako tataas kasi hindi ko upot. Nakabit na natin yung showerhead. Ayan. Showerhead na ito. Meron din yung gasket. Dito ah. Yun oh. May strainer na yung kasama yung gasket. Ayan. Kakabit lang natin. No need na rin ng Teflon siya. O dito natin kailangan ng Teflon. Kasi, meron na siyang gasket. Ayan. Misa kasi pag nagganyan, lalo sa mga flexible laws, pag naglagay yung Teflon, may tendency matipak ito. Kasi sisikip siya. Yan, kaya gasket yung ginagamit natin sa mga ganyan. Flexible laws. Yan, kaya huwag na kayong gagamit. Tapos hand tighten. Yan. Gamamit mo kayo ng wrench, 1/4 turn lang. Yan. Tapos, tas natin yung konti. Yan. Medyo sumpol tayo. Yan. Adjust lang natin. Yan, depende yan sa
sukat or taas nung gagamit, yung pagtataas nito. Ngayon sa akin, medyo itataas natin. Kaya yung abang ng ating faucet, kaya dapat mga 90 centimeter to 95 para may itataas pa natin ito ng ayos. Kasi may nakikita ko ang baba. Yun, hindi magamit ng ayos yung ano. Itong showerhead. Then, after nyan, dito naman tayo sa ilalim. Kabit natin yung ating telephone shower. Dito siya ilalagay yung telephone shower niya. Actually, ito ipitan muna natin kasi hindi pa siya masyadong may pet. Diba, Saigo? Lugan muna natin para pag mumove natin dito sa bracket. Yan. May mumove natin, hindi siya matipak. Yan. Tsaka natin ipitan. O, ang fourth turn lang din. Basta lumapat na ng maganda yung rubber niya or yung gasket niya. Hindi na yan mag-leak. Yan. Telephone shower naman. Ito na yung telephone shower natin. Ito yung flexible lock niya. Telephone shower. Ang sukat ng flexible is 1 meter. Kumbaga, 1 half by 1 half by 1 meter. Ibig sabihin nun, 1 half itong kanyang thread para ikabit dito sa faucet tsaka sa telephone shower. Tapos, 1 meter long siya. O yung haba niya. Dito, kay telephone shower mismo, ikakabit nyo. Itong part na, yan, mas malapad or mas maano kapal. Ito kasi, dun siya ilalagay dito sa faucet. Huwag nyo itong sa faucet kasi, tanya, hindi siya sasagad dito. Yan. Yun o. Sagad siya, pero yun o. Nauga siya. Ito. Yan o, nauga. Ibig sabihin yan, mag-leak yan. Kasi luwag, hindi lumalapat ng ayos yung gasket niya. Kaya hindi siya pwede magkabaligtad. Ito dapat, dun sa ating ano, sa ating telephone shower. Ayan. Ano ko lang. Para maano niya. Ayan. Tapos, huwag na kakalimutan yung gasket. Ayan. Kasi, mag-leak yan. Hindi natin kailangan ng teflon. Gumamit lang tayo ng teflon kanina sa ano niya. Nipple eh. Ayan. Tapos, pag nabuo natin ng ganyan, ayan. Ito naman. Dito. Ito, hand tighter lang, oh. Hindi na ako gumamit ng wrench. Ayan. Tapos, ano natin ito. Yun yung gasket niya na nagbag kasi. Ayan. Tapos, dito lang yan. Ayan. Yun, oh. Pwede hand tighter lang din, yun, oh. Basta hindi na siya nagagalaw ito. Kanina talaga umuga, ibig sabihin, pwede mag-leak yun pagka ganun. Ayan, hand tighten. Saking gumamit ng wrench or mga katala, pipe wrench, huwag tayong gagamit pagkagad ng mga flexible locks kasi pwedeng matipak ito. Yan. Yun o. Okay na. Testingin na lang natin yung ating ano. Tapos ito yung faucet niya, yan o. Namumove. Actually, may mga gantong shower na imbis nito yung knob para pang select or selector niya. Kung halimbawa, shower, telephone shower, faucet. Misa sa faucet, halimbawa, pag i-sinide nyo ganyan, telephone shower, sinide nyo ganyan, shower head. Tapos pag i-nilagay nyo sa center, faucet naman na yun. Actually, yun yung mga selector niya. Pero selector niya na ito. Separate. Tapos ito yung on-off ng faucet natin. Hot and cold. Pag nilagay nyo sa left, cold, hot water. Then sa right, hot cold water. Yun. And check natin. Ganyan natin testing pati yung water heater na kinabit natin kaapon. Check natin kung gagana itong ating ano, kinabit. Actually, mamaya na ako maglalagay ng ano ng mga sealant dito para hindi pangit tignan. Kaso kasi magte-testing pa tayo, hindi kaso. Yan. Te-testing tayo para hindi mabasa yung sealant. Pero pakap muna ako dito kasi mababasa yung ating mga tools, yung mga hand drill, mga pliers. Yan. Ito nga pala, yan. Dito natin nakasabit yung ano, yung telephone shower. Pwede yun sa right side or sa left side. Yan. Tapos dito, ayan, pwede siyang itungo or nakataa, ayan. Tapos, depende kung sa kayo kumbinyente, pwede siyang itaas or ibaba. Pre-press nyo lang ito, bababa nyo, or press nyo to para itaas nyo, ayan. Ayan, pwede natin siyang try, nakalinis na ako. Ngayon ang total linis, natanggal ko na yung mga gamit. So, yun, naka-open yung ating water heater. Check natin kung walang leak. Yan. Sa faucet muna tayo. Yan. Kay cold water. Oh! Sorry. Nakaano pala. Basa tayo. Yan. Yan.
Ayan. Kay Fawcett muna, kay Fawcett. Ayan, si Fawcett. Yung ispaling natin doon. Medyo malakas kasi eh. Tapos, check natin yung ano, hot water. Ayan. Pag inopen natin tong faucet na to, minug natin dito. Hot water naman yan. Ayan. Yun o. Nabuhay yung ating water heater. Ayan. Ayan o. Sa camera, blinking siya, pero steady rin po yan. Hindi na nag-blink. Ayan. Ayan. Tapos, edi isip natin, nabasa na tayo. Check natin sa telephone shower. Yun. Telephone shower. May leak tayo dito. Baka hindi ayos yung gasket. Ayan, inayos ko yung gasket muna. Ayan, tapos buksan natin. Kung, 2-0. Basa na tayo. Yun, oh. Tapos dito naman tayo kay ano. Kay showerhead. Move lang natin to. Ayan, oh. Ayan. Kaya ano yan? Kaya hot water yun, oh. May ilaw yung ating water heater. Kay cold water, ta. Ayan. Tapos, ngayon, kung imimix natin, kung masyado tayong iinitan, ano lang natin sa sentro, ayan, para mix yung hot water, tsaka yung cold water, ayan. Yun, oh. Guys, okay na yung ating, 2-0 tayo dun, ah. Basa tayo, ah. Na 2 hits, ayan. Okay na yung ating ano, mixer faucet tsaka yung ating ano, yung ating water heater. Ayan. Malin lang yung step by step pagkakabit ng gantong faucet or shower, mixer faucet na mayroong shower. Ayan. Tsaka telephone shower tsaka shower head. Ayan. Malin lang yung ano, paraan para magkabit doon sa mga, kumbaga ngayon lang nakapan, para magkaroon kayo ng idea kung bibili kayo ng gantong faucet. Ayan, at maraming salamat pong muli sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta sa mga video natin sa Flaming Electrical. At doon sa mga ngayon palang nakapanood, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe sa channel natin. Like, share, and click nyo na po yung notification bell para like updated sa mga video ina-upload natin, guys. Yan. At maraming salamat po talaga sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta. Yun. Stay safe, guys, and God bless po.